Ayan. Hi guys. So marami nang nagtatanong paano daw ba ginagawa yung sourdough starter. So ang hirap din talaga mag-edit ng day 1, day 2. So ang gagawin natin today is ipapakita natin from day 1 up to kung ilang days bago siya mag-rise. So tuturo ko sa inyo paano siya ginagawa. Yung way na alam ko kung paano ko nagawa yung sourdough. So ganito lang yun guys. Mag-ready lang kayo ng jar. As much as possible, yung maluwag yung bunganga niya or yung bibig niya. Yun, para madali mong mailagay yung mga ingredients. Actually, dalawang ingredients lang naman to. Flour and water. So, yun. And then, yung water, dapat mineral water siya. Hindi po siya pwede yung tap water. So, please, gumamit po kayo ng mineral. Ewan ko. Hindi ko alam yung story, but yun talaga yung sinusunod ko. And also, sa paggamit naman ng flour, yung paggamit ng flour is, ang ginagamit ko dito is ordinary flour. Bread flour lang po ito. First class, second class, third class, wala pong problema doon. Pwede kayong bumili sa tindahan. So, iwasan nyo lang yung may mga uod na, syempre, di ba? Kasi yun na siyang stock. So, as much as possible, bumili na lang po kayo sa palengke. Ayun. So, pero kung sure naman kayo sa mga tindahan is okay siya, all good siya, no worries, you can use that. So, sa akin, for today, ipapakita ko is gumagamit ako ng first class na bread flour. Never use APF. Mas tatagal po kayong makapag-create ng starter. So, yun. So, I recommend bread flour lang po ang gamitin. So, this one, gagamitin na natin siya. So, i-weigh natin. So, dapat naka-zero siya. Ayan, i-zero natin. Ayan. So, naka-kilogram. Wait lang po. Sorry, nakapag-video na ako kanina. Inulit ko lang, nawala yung video. So, wait lang. Ang taga. Ayan, saka zero. Pero igagrams natin siya. Ayan, so, zero. Naka-zero yung ano natin. Dapat naka-zero yung value niya. Although, yun, nagagalaw kasi. Anyway, zero yan. Pakita na lang natin. Wait lang. So, make it zero. Ayan. Close the light? Yeah, i-close the light, kuya. Ayan, so, nagagalaw siya. Naka-grams, i-zero natin. Ayan, so, zero na siya. And next natin is, lalagyan natin, kuya, hawakan mo nga. Okay. So, I know. Later na lang. So, papakita natin. Open mo yung light. So, papakita natin. Lalagyan ko siya ng flour. So, we're gonna put some flour. Then, naka-zero naman na yan. Ayan. So, gagamit tayo ng 50 lang. So, it's 41. 48 na. 49. Oh, so, ayan. So, 50 na. So, pakita natin ulit. Ayan, guys. Close the light. Ayan, guys. So, 50. That's 50. Nakabaligtad lang. So, ayan. 50 grams na flour. And then, lalagyan na natin siya ng water. So, open the light, kuya. So, okay. We're gonna put some water. Ayan. Alalay lang. Ayan. So, sakto siya. Okay. Close, kuya. So, ayan. So, ayan. 100 na siya. So, 50 grams na flour and 50 na water. Ano yung dami ng flour natin? Yun din yung dami ng tubig natin. So, imimix lang natin. So, ayan. So, meron ako dito yung wooden spoon. Ito talagang ginagamit ko pang mix. Ayan. So, imimix lang natin. So, wala akong ibang nilagay, guys. It's a flour and water lang. Okay, ma. Ayan. So, medyo sticky yung dating niya. Hindi siya runny. May pagka-sticky siya. Ayan. So, ganyan lang, guys. So, na-mix ko na siya. So, pababain lang natin lahat. So, ang texture niya is ganito. Ayan, no?
So, ganyan yung texture niya. So, by doing this, makakagawa na kayo guys ng starter. Ayan. So, ganyan lang. Ayan lang. So, makakagawa ka na ng starter. And it's very natural. Diba? Hindi mo kailangan gumamit ng yeast. Ayan. So, yung makakagawa ka ng yeast na naturally made by using water and flour. So, ikukulture mo lang siya para ramihin mo yung bacteria niya, yung good bacteria, para mag-rise yung dough natin. Ayan. So, ganun yung concept ng sourdough bread. It's naturally made bread. So, yung mga unang panahon ng mga bread nang walang mga kung ano-anong mga hinahalo. So, ganun ang pagkakagawa ng sourdough. And it's very healthy. Para kang nagyayakult everyday kasi meron siyang live lactobacillus. Ayun. So, yun yung nagpaparise dun sa starter natin. So, yun yung natural yeast natin. So, ayan na siya, guys. And, pupunasan ko lang yung ibabaw niya. So, ayan. Para hindi dumikit yung cover natin. And, eto na siya. So, eto lang. Di ba yung iba, dapat i-close lid. Ayan, nalalakyan. So, tayo hindi. Pagka naggawa ka ng starter, just put top lang. Hindi mo siya ilalak. Huwag ganon. Hayaan mo lang siya, ilagay mo lang ng ganyan yung cover para makahinga ng konti yung starter natin. So, ito, aantay natin siya in next 24 hours and then papalitan lang natin siya in the next day. So, ipapakita ko ulit bukas kung paano yung second day, ano ang gagawin natin dito. So, ayan. So, antayin lang natin. Yung iba naglalagay sila ng goma dito. For me, not necessarily. Kasi nga, first day pa lang naman, hindi pa rin natin siya makikita magra-rise yan. So, yun. So, recommend ko din na mas magandang gumawa ng ganito during summer. Kasi pag mainit ang panahon, mas nagiging active yung bacteria dun sa mga flour natin. So, yung mga taga-US, ang alam ko, nilalagay nila sa fireplace, malapit sa fireplace, yung mga ganito nila, just to rise yung starter, para mas mabilis siyang mag-rise. Ayun. Mas mabilis siyang umalusa. So, ito yon, ito na yung first day natin. Ayan. Hope masundan nyo ito, guys. Sabay-sabay natin gawin to. Gayahin nyo lang. So, comment also kung ano yung mga gusto nyong malaman para the next video natin bukas is sasagutin natin. Yun lang guys! Thank you sa panonood. Bye!